Magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon. Narito po ang ilan sa mga paksang tututukan natin sa umagang ito. Dahil sa supermajority sa Kongreso, ang minorya kakaunti lang talaga. Kitang-kita ang diferensya sa bilang sa katatapos lang nabutuhan sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Subalit kahit maliit lamang silang grupo, nakalilikha pa rin sila ng ingay na napapansin ng publiko. There is no sufficient factual basis for the extension because what is happening now in Marawi is lawless violence amounting to terrorism, not actual rebellion. And actual rebellion is the only ground, including actual invasion, when public safety requires it. Sa katatapos pa lamang na State of the Nation Address o SONA, may mga pumuna na kalaban sa politika ang naging laman nito, imbes na mga pagsususog sa plano ng punong ehekutibo. Ngunit sa kabila ng mga ito, mayroon din namang sinang-ayon ng pahayag ang ilang nasa oposisyon. Halimbawa na rito ang tayo ng Pangulo laban sa pangkat ni NDF Chairman Jose Maria Sison at ang pagtutulak niyang ipatupad ang reproductive health law. But itong Congress na ito passed the reproduction law. It was already a law na dapat i-implement because we were really going into a family planning. I am not for abortion. I am not for birth control. But certainly I am for the giving of the freedom to a Filipino family decide. Sa kabuuan, ano pa kaya ang mga pinuri at pinuna ng mga hindi kaalyado ng Pangulo? Martial law, usapang pangkapayapaan, RH law, at mga nakabinbin na gawain sa Kongreso. Tatalakayin natin sa umagang ito. Para tulungan tayo sa ating talakayan ngayong umaga, let's welcome to the program ang kinatawan po ng unang distrito ng Albay, Congressman Edsel Lagman. Marinaga, Manong. Yes, Marinaga. Upo kayo. Salamat sa pagpapaunlak kahit na bumabagyo. Have a seat, please. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you. Let's get it straight, Congressman Lagman. Tingin ho ba ninyo yung nagiging laban sa Kongreso, paano magbabago? Kasi totoo na numbers game kayo palagi, di po ba? Well, actually, Kuya Daniel, wala naman laban sapagkat super majority ay masyadong... Super. Masyado. O baga parang no match na. Titignan mo yung mga butuhan. Talagang malayo. Yes, yes. Malayo. Yes. Pero sa palagay ko naman, kailangan na hihintay pa tayo ng panahon na yung mga kasama sa Kongreso, sa mababang kapulungan at sa Senado, meron talagang tinitingnan na responsibility sa bayan. Mm-hmm. At hindi lang partisan motives ang umiiral. Mm-hmm. Pero palagay ko, matagal pa panahon yan. Mm-hmm. Paano ho ninyo tinitignan yan na pwedeng ma-resolve? Kasi sa ganitong sitwasyon, very obvious naman na pag wala kayo talagang bilang, kahit sabihin na ninyong nasa tama kayo, nasa mali kayo, o kahit na ano pa man yan, hindi kayo mananalo. Well, totoo yan, pero kailangan na ilabas pa rin namin ang aming mga arguments. Okay. Parang malaman ng taong bayan. Mm-hmm. At kami sana umaasa na kung walang laban sa Kongreso, sapagkat malaki ang lamang ng supermajority, kami ay umaasa na pwedeng dumulog sa Supreme Court. Korte Suprema. Pero tingnan mo naman ang temperament at composition ng Korte Suprema ngayon, halos sa lahat namin dinala doon ay hindi talaga nabigyan ng pabor. Mm-hmm. Kapares nung aming mandamus sa petition na i-install na at i-recognize si Representative Teddy Bagilat, na siya naman talaga ang klarong runner-up dun sa speakership fight. Mm-hmm. Pero ang sabi ng Korte Suprema, binigyan ng diskresyon yung liderato
ng mababang kapulungan kung ano talaga ang application ng mga rules kahit na ng tradisyon. Mm-hmm. Ang problema nga, nag-announce na ang Korte Suprema na meron ng desisyon, pero hanggang ngayon, hindi pa kami nakakukuha ng kopya ng desisyon. Mm-hmm. What's causing the delay po? Hindi kayo makakuha. Well, saan sabi nila, iniikot pa lang daw yung desisyon. Pero sana, kung pwede lamang, pag-announce ng desisyon, meron ng kopya ang desisyon. Mm-hmm. Para yung mga parties naman, alam nila kung ano ang nangyari. Mm-hmm. Ano ang mga sinabi ng Korte Suprema doon sa kasong yan. Yung isa pang mandamus case ay yung pinahal ni na Senator Sagisag, Senator Tanyada, former Solicitor General Hilbay, na kinokompel ang Senado at mababang kapulungan na mag-joint session, susug sa mandato ng Saligang Batas. Mm-hmm. Ang sabi daw ng Korte Suprema, iyan ay diskresyon ng Kongreso. Mm-hmm. Kung ganito nga ang nangyayari, ina-uphold ng Korte Suprema ang congressional discretion, eh bakit pa naman kami pupunta ulit sa Korte Suprema parang i-challenge yung extension? Alam natin kung anong mangyayari na. So it is an exercise in futility. Eh hindi ho ba sa kanyang unang pangmukha pa lang, lahat naman ng exercise na gagawin ng tututol, if you do not have the number, will be an exercise in futility? Well, kung merong debate, at iyan ang hinihiling namin, wag i-stifle ang right to debate, eh malalaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari at kung ano talaga ang tamang basihan. But even sa debate, hindi po ba pwede din naman yan na i-overrule ng majority? That's correct. Ay, hindi lang ganun. Limitado ang aming oras to interpolate to 1 hour. Mm-hmm. Pero dun sa 1 hour na yung kasama na yung sagot ng ini-interpolate. Mm-hmm. So gusto sabihin yan, pwede niya ubusin ang oras. Pwedeng maubos yung oras dun sa sagot lamang at nawala na yung aming karapatan magdebate. Kasi nakikita po ninyo na ngayon, ibig niyo ba sabihin, ayaw niyo na din talagang umakyat sa Korte Suprema given the kind of responses that you get from the Supreme Court? Given the composition and sentiment of the current court, I think talagang exercise in futility na umakyat pa. Pero baka mayroong ibang mga parties na gustong umakyat doon, ipapaubayan namin sa kanila. So, pero sa inyong bahagi, wala na. Parang you have given up already. Hindi naman nag-given up, pero we face the reality. Okay. Na sa mga kasong dinala namin sa Korte Suprema, kinampihan ng Korte Suprema ang pag-exercise ng congressional discretion. Pero yan po, sa nakikita natin, hindi lang ngayon sa administrasyon na to, reality is, hindi ho ba parang nagiging reflection talaga ng kagustuhan ng Malacañang ang Kongreso? Wala. Sa madalas na nangyari nung nakaraan ng mga Kongreso, ganun talaga ang nangyayari sapagkat kung sino ang presidente, yun ang maraming kalyado. Yun ang maraming kalyado. Yes. Iniiwanan yun sa kanilang original na partido. Naglilipatan. At naglilipatan. Pero kahit noon nangyari yan, hindi ganitong sitwasyon na halos wala nang ganong debate at pinapastrack ang lahat na legislation kapalis ng announcement ng aming speaker na yung kailangan na maaprobahan yung budget for 2018 by October before we break. That's middle of October. Masyadong done in haste. Done in haste at maiksi yung panahon. Doon lang sa committee at sa plenaryo. But you cannot do anything about it kung numero pag-uusapan pa rin, hindi po ba? That's correct nga. Sabi mo nga kanina, it's a numbers game. Yes. Pero kahit na, lilalabas para namin sa public, sa media, ang aming pagtutol sa mga ganitong practice sa mababang kapulungan. Pero ito ho ay mananatiling hanggang sa masabi lang natin kung walang magiging ibang aksyon doon sa maaaring balangkas at kung paano magiging independent talaga ang Kongreso. Kami ay umaasa na
makikita ng media at ng taong bayan yung superiority ng aming arguments kahit na wala kaming superiority in numbers. Kaya at, but how will it happen? Kahit halimbawa po, nakita halimbawa ng tao, eh sa dulo, kayo pa din naman dun sa Kongreso ho ang magpapasya. Well, pag nagsalita ang taong bayan, nagsalita na, hindi lang dito sa mga survey niyan, yes. At ang media mismo ay magsalita na rin, strongly protesting what's happening, palagay ko may iiba ang sitwasyon. At lalong-lalo na lumalapit na naman ang eleksyon, eh naman yung mga kasama naman ay sensitive doon sa criticism ng tao at media. Baka naman na mag-iba. Pero kayo ho, ever since eh, talagang nanatili kayo kahit sino dumating na administrasyon, kung saan kayo nandun, nandun kayo. Hindi naman kayo butterfly eh. That's correct. At kahit na nasa administrasyon ako, fiscalizer pa rin ang akin na stance sa mababang kapulungan sapagkat kailangan yan. There should be differing opinions at kailangan na ipakita yung both sides of the coin. Hindi lang sasang-ayon ka na lang sapagkat nasa administrasyon ka at papaubaya mo na lang sa majority ang nangyayaring legislation. Pituhong nakaraan, kasi naging mainit na usapan yan sa extension noong martial law. Ano ho bang particular ang tinututulan ninyo doon sa extension? Is that dahil lagpas ng 60 days? O in the first place, ayaw nyo talaga ng martial law? That's correct. At hindi sa ayaw ang martial law. Gusto namin, pagdeklara ng martial law, susug lamang sa salikang batas. Merong sufficient factual basis. Kaya itong extension, kapalis din ng original declaration, eh sinasabi namin, walang sufficient factual basis. Sapagkat ang even after ngayon, na po na nakita nyo na yung nangyari sa Marawi? Ang nangyari ngayon sa Marawi was an aftermath of the declaration of martial law. Itong escalating number of deaths, both combatants and terrorists, including civilians, yung massive destruction of Marawi City, yung displacement of civilians, etc., ay lahat ito resulta ng declaration of martial law. Ito naman ay were not the factual basis on the ground. On May 23 this year, nang dineklara ang martial law o doon sa proclamation number 216. What specifically po doon sa declaration ang tinututulan ninyo sa martial law? Yung ano, yung lack of factual basis. Sapagkat nga ang sa aming ano pagtingin, yung nangyayari ngayon sa Marawi ay lawless violence amounting to terrorism, not actual rebellion. Sapagkat sa salikang batas, ang pwede lang mag-declare ang pangulo ng martial law o i-suspend yung writ of the privilege of habeas corpus kung merong actual rebellion or invasion when public safety requires it. At sa aming pagtingin, walang actual rebellion doon sapagkat nga yung purpose naman ng mga terorista ay hindi talaga alisin yung Marawi from the allegiance to the Republic of the Philippines. No, I have asked this question time and again, Congressman Lagman. How would you define rebellion? Rebellion is the public uprising against the government for the purpose of removing the Philippines or a part of the Philippines from allegiance to the Republic or to prevent the President and the Congress from exercising their prerogatives. Hindi ho ba yung naging pangyayari na ito doon sa pagpasok ng nakita nyo yung involvement ng ISIS, nakita nyo yung extent nung pagtatayo nila ng flag, yung kanilang ginagawa na pagkubkob. Talagang hindi ho ba ito yung paghihiwalay talaga sa gobyerno? Ito ay lahat propaganda ng mga terorista. Yung pag-fly ng ISIS flag, yan talaga matagal nang ginagawa nila. Yan ay isang cheap propaganda. Hindi gustong sabihin na sila ay nagbabalak na alisin ang allegiance ng Marawi from the Republic. Yung tinatawag nilang ISIS-inspired, yan talaga ay self-serving ano, pero, statements. Propaganda lang to. Ang nangyari... But who says it's propaganda po, Congressman? Did they declare that ito propaganda lang namin?
na ilagay namin ang aming flag dito as if we wanted to at conquer this place. Wala nang kailangan magsabi na yan ay propaganda. Mm-hmm. Sapagkat nakikita natin na talagang propaganda yan at iyan ay lumalabas sa propaganda materials ng ISIS. Mm-hmm. At ang malungkot dito, itong military naman ay purveying kumakagat sa propaganda niyan and purveying this propaganda as true. Mm. Kaya iyan talaga ang mali. Kasi po, alimbawa, yun ang sinasabi nila, yun ang pinapakalat nila, and that's actually the intention na sinasabing yun ang gusto nila talagang mangyari. Well, iyan ka, uulitin ko, iyan talaga isang propaganda parang makuha yung suporta ng ISIS na hindi pa naman talaga ibinibigay. Uh-huh. At upang they could be projected sa global stage. Uh-huh. Upang maraming pundo pwede lang makuha. At eventually ay kumampi sa kanila. At pwedeng kumuha ng mga financial assistance. Pero iyan ay talagang propaganda lamang na hindi tayo, wag tayo maniwala sapagkat hindi yan talaga ang basihan ng pagdeklara ng martial law. Paano po kung yung sa propaganda nila na yon, kinagat sila ng iba't ibang malalaking grupo na, sige, pondahan namin. As a matter of fact, may nagpopondo na sa kanila. Mm-hmm. Do you believe na meron hong nagpopondo na rin sa kanila ng mga outside forces? Well, it's possible, pero that has to be documented by the military. Mm-hmm. Kung iyan ay isang apprehension or fear, iyan ay hindi dapat basihan ng pagdeklara ng martial law sapagkat sa ating saligang batas, inalis na yung imminent danger of rebellion or invasion. Mm-hmm. Kailangan aktwal na nangyayari. Yun hong aktwal na nangyayari na yun, na panawagan nila, yung ginagawa po nila, isn't that a form of rebelling to the government? Kasi hindi naman nila sinasabi na, hindi, huwag kayong humiwalay sa gobyerno, hindi kayo, ito lang, kami lang ito, wala naman hong ganun. Eh. Well, that's actually something na parang kinukumbinsi mo yung... Klaro naman talaga kung ano ang nasa saligang batas. Mm-hmm. Actual rebellion. Mm-hmm. Yan ba'y actual rebellion ang propagandang yan? Ano po ba yung actual rebellion? Kung halimbawa po, kami, kasi siyempre, medyo hindi naman ho kami mga abogado, kayo po yung mga mambabatas. Paano ho ba namin dapat na maintindihan yung salita na rebellion talaga, na actual? Mm, okay. Unang-una, ano ang dalawang elements of rebellion? Apo. Una, yung public uprising. Wala po bang public? We will concede na mayroong public uprising. Okay, so you concede. We can concede that. When may arma, struggle doon. Apo. Pangalawa, yung culpable political purpose. Mm-hmm. Na iyan talaga ang intensyon ay alisin ang allegiance ng isang lugar sa Pilipinas from the Republic. Mm-hmm. O i-prevent ang Pangulo o ang Kongreso to exercise its functions. Sa ngayon, wala naman na, hindi naman na pre-prevent ang Pangulo to exercise its function. Mm-hmm. At yung Kongreso, sapagkat yung civilian government at yung military ay intact doon sa Marawi. Ang sabi nga ni Secretary Lorenzana ng Department of National Defense, all of the LGUs mm-hmm. in Mindanao, ay talagang nagpa-function. So the president can channel his exercise of power through the functioning LGUs. Pero hindi po dun sa lugar mismo na yun na kinukubkub na po noong mga itong mga maute. Kasi dun nga po, hindi nga sila makapasok agad eh. And how can you actually exercise your function in that place? As a matter of fact, hindi po nila mahawakan yung lugar until now. Alam mo, dalawang propaganda ang nangyayari. Propaganda ng terorista, propaganda ng militar. Okay. Actually, wala naman na talagang tunay na Marawi siege. Ah? Sapagkat yung City Hall ng Marawi City at yung provincial capital ng Lanao del Sur ay hindi man na-occupy ng mga terorista. Mm-hmm. At hindi totoo yung sinasal, let us liberate. We have to liberate or retake Marawi. Ano naman ini-liberate ay hindi naman taken. Yung mga terorista ay practically nasa fringes na ng Marawi o ng ilan ng Davao del Sur. Kuya Daniel, yung ascendancy ng mga
tao at ng mga armaments ng military ay talagang masyadong dominant over the terrorist groups like the Abu Sayyaf and the Maoti group. I don't have to go to Mindanao or to Marawi to see the situation. Mm-hmm. So yun pong yun pong mga gamit po nila na lumilitaw, hindi po ba mga patunay na ano yon na malalakas talaga din yung mga ano nila at supported po sila? Eh, hindi yata na-monitor noon ng military na talaga dun sa Marawi and other parts of Mindanao, talagang ang culture ay baril lahat. May baril lahat. Parang di baling walang asawa, may baril lang. May baril. May baril. Mm-hmm. Kaya ta, nung pero malalakas po yung baril nila. Kung, nagka-armed conflict, ay yung mga pag-alis ng mga civilians sapagkat natakot sa putukan, ay naiwan yung sa kanilang mga armaments. You will be surprised that these armaments are not simple caliber guns. Mm-hmm. Talagang yung mga moderno. So hindi nyo po pinapiniwalaan yung sinasabi ng mga militar na ganoon yung report from the ground na talagang may mga tunnel na nakapag-prepare sila, they have strong mga arms na talagang masasabi nyo na pwedeng panglaban, pangtapat. As a matter of fact, naubusan tayo sila, hindi pa naubusan, parang ganun. Hindi ko alam kung naubusan tayo. Ha? Nawala po yung mga guided ano natin, kaya natamaan pa nga, nagkaroon pa ng friendly ano eh. Well, ang palagay ko, sufficiente ang armaments ng military at talagang superior over the terrorist. At but the superiority po ba of the military over these terrorists, if we call them terrorist, can that be a ground to say na there is no rebellion? Well, ang sabi nga namin, unang-una, there has to be a showing, ipakita na yung armed conflict ngayon, ang purpose ay to remove Marawi from the allegiance sa Republic paano of the Philippines. Paano po natin yun papatunayan? Paano po halimbawa pwedeng patunayan ng militar na itong mga ito ay may intensyon na i-remove ang allegiance noong mga nando doon at sila ay magtayo ng caliphate nila? Kasi yun po ang lumilitaw sa mga balita na magsarili sila talaga. When in fact, sinabi nga, nagtayo na sila ng flag nila pero sabi nyo nga, propaganda lang yun. How will the military prove then para po makumbinsi halimbawa on the side nung pag sa pe-present sa Congress, di po ba dapat makumbinsi sila na meron ngang rebellion at meron ngang invasion? Unang-una, kailangan yung military intelligence should be able to show na ito talaga ang culpable intention. Sa ngayon, lahat na briefing sa amin, walang sinabi ang military na concrete proof na ganun talaga ang intention. They are citing yung mga nakasulat sa ISIS propaganda journals and publications. Ito naman talaga ay propaganda. Kong, hindi po ba ang intention can be well proven by the actions? Mm-hmm. Kasi kung halimbawa, yung intention ninyo, pagka tumingin kayo sa isang babae, maaaring maitago nyo intensyon. Hindi ko namang krusunada yan. Mm-hmm. Pero pagka inumpisahan nyo ng hinawakan at medyo nililigawan nyo na, your intention is being revealed. Doon ho ba sa action po nila, hindi pa nare-reveal yung intention po nila kagaya nga noong mga ginawa na po nila sa Marawi? Sa aming pagtingin dito sa sitwasyon, yung overt acts na ginawa ay hindi pa sufisyente na sabihin that is a culpable political purpose. Uh-huh. At ang nangyayari talaga, yung acts of lawlessness. Pero acts of lawlessness naman ay will not constitute rebellion. Mm-hmm. Sapagkat nga mayroong elemento, mga dalawang elements ang rebellion na yung una lang ang nandiyan, yung public uprising, pero yung culpable purpose ay wala dyan. Hindi po ba thin yung line na yun? Kasi di po ba ang rebellion is also an act of lawlessness? Mm-hmm. While lawlessness cannot be considered naman kaagad na rebellion. Uh-huh. Paano po ba i-define ito? Or nakakita niyo po ba na may pangangailangan pa na magbago sa ating
batas para mas maging defined talaga yung linya po na yan ng lawlessness and rebellion? Well, ang lawlessness is generic. Ah, di ba? Pero ang rebellion is specific na merong dalawang elements. Anong klase? Yung pinaka-importante yan, yung political purpose o ba removing allegiance from the Republic o ba part of the Philippines or preventing the President or the Congress from exercising their prerogatives and functions. Bakit wala po silang political purpose? Ito ang hindi pa talaga napapakita ng gobyerno ng military. Kahit na yung mga terorista, walang sinasabing aktwal na iyan talaga ang sa kanilang purpose. Yung nangyari sa Marawi, this was precipitated ng gusto ng military na i-neutralize o i-capture o i-arrest si Hapilon at yung Maoti brothers. Mm-hmm. At nag-react yung mga terorista and they resisted that operation. Mm-hmm. Kaya sabi nga ni General Mison, Deputy Chief of Staff, magkaiba yung seeds of Sambuanga. Mm-hmm. Saka itong tinatawag na ng Marawi seeds. Doon sa Sambuanga, sabi ni General Mison, sila ang pumasok. Mm-hmm. Dito sa Marawi, ang sabi niya, kami ang nagsimula. Mm-hmm. Ito naman ay hindi pa ito recanted ni General Mison at walang contradictory position na binibigay ang militar. Doon sa Sambuanga po, ang pumasok militar. No, doon sa Sambuanga. Ay, ang pumasok yung mga terorista. Mga terorista. At sabi dito ni, naman po sa Marawi. Ang nagsimula raw yung militar. Kasi nasa loob na po yung nasa loob na yung mga, hindi na nila kailangan pumasok dahil nandun na sila sa loob. Pero nagsimula daw talaga, at sabi nila, yung militar sapagkat ina-aresto nila. Mm-mm. Ito si Hapilon. Yung mga nakapasok na doon. Si tapos Hapilon, po marami yung leaders, pala. Yung mga leaders. Mm-mm. At nag-resist naman yung ano. So in other words, ang purpose talaga ng nangyari doon on the part of the terrorista ay resistance doon sa operation ng military. Mm-mm. Not the removal of Marawi from the allegiance. Dumepensa. Para bang itong tinatawag na Pentecosti ba yun? Hindi ako nagsasabong eh. Merong word niyan eh. Word kasi sa militar. Kinubkob nila. Gumugrupo yung mga terrorists upang tulungan ang sa kanilang leader. Mm-hmm. Na huwag ma-aresto o ma-neutralize ng militar. Yun, paano po ba yun? Kailangan po may deklarasyon na galing sa kanila mismo. What form po yung deklarasyon na yun? Kasi we should all, especially mga millennials natin, should be educated on the martial law na mga pinagdaanan na ninyo nung nakaraan. Yun po ba kailangan, meron pong formal declaration from anybody who's rebelling to the government? Yung mga leaders ng mga terrorist groups, sila mismo ang magsasabi, ito ang gusto namin mangyari, kaya we are having this armed conflict. We would like to remove Marawi from allegiance to the Republic or establish a province of ISIS known as Wilaya or Caliphate. Hindi naman yan sinasabi. Nagsasabi niya yung militar. Hindi naman yung mga terorista. So unless po nasabihin ng mga terorista yon, it cannot be considered rebellion even if ang ginagawa po nila parang is tantamount to really rebelling to the government? Well, ang ginagawa nga yun is lawless violence. Okay. It's not rebellion. And nagsasabi lang na ito ang purpose ay to establish a caliphate. So ito, dapat po sa Hapilon has been appointed as emir. Iyan lahat ay galing sa military. So dapat po sa kanila galing. Sinabi mismo magsabi niyan na ito ang purpose namin, direct confrontation. Parang mawala ang Marawi or parts of Mindanao from the Republic. Wala naman ng ganun nangyayari. Ano po ba ang nagtutulak sa inyo dahil yun bang martial law noon na pagdaanan ninyo,
How would you compare it dito po sa martial law natin ngayon? Hindi ho ba itong martial law ngayon ay supposed to be ay guarded na ng iba't ibang mga provisions mm-hmm. para wag maabuso? Or is it the same pa rin? Well, mayroong pagkakaiba. Okay. Sapagkat yung atrocities, yung repression during the martial law of the late President Marcos ay hindi pa nangyayari ngayon. Mm-hmm. At meron nga talaga, totoo may mga provision, mga safeguards sa Constitution. Mm-hmm. But the safeguards are only viable mm-hmm. kung meron tayong Pangulo na rinirespeto ang Constitution at rule of law. Do you think our President now hindi niya po nirerespeto ang Constitution at rule of law? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. Programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Rosong. Isama pa natin Congressman Ed C. Lagman, 1st District ng Albay. Well, sabi nyo nga po, yung ating martial law ngayon, magagamit lang yung guards na yan, mga safeguards na yan, kung meron tayong presidente na rumirespeto sa konstitusyon at nag-a-uphold ng rule of law. Uh-huh. Do you think our president is not like that? Well, it's doubtful really. Sabagat unang-una, ang sabi ng Pangulo, yung sa kanyang martial law mm-hmm. will not be any different from the martial law of the late President Marcos. Mm-hmm. And it will be harsh. At ang sabi niya pa, yung martial law raw ni Marcos was very good. Despite mm-hmm. the fact na ang daming findings na grabe yung atrocities and repression during that time. Mm-hmm. In other words, tititingnan na natin yung ano yung iniisip ng Pangulo. Mm-hmm. At posible sa ngayon, wala pang ito. Pero later on, baka mangyari na mm-hmm. itong mga atrocities and repression. Meron ng report ang IBP. Mm-hmm. Integrated Bar of the Philippines. Integrated Bar of the Philippines, mm-hmm. Davao del Sur chapter. Mm-hmm. At ito ay verified. Sinumpaan na report. Pinadala namin sa Supreme Court at sa Commission on Human Rights mm-hmm. na marami ng violations of human rights and civil liberties na nangyayari mm-hmm. sa Marawi at Davao del Sur. Kaya ang sinasabi ng military at ng mga apologies for the president na walang violation of human rights, hindi ho totoo yan. Mm-hmm. Mismo yung ano yung pag-displace ng civilians mm-hmm. from Marawi, tens of thousands mm-hmm. ang na-displace is a violation of human rights. So you can categorically say that you don't trust President Duterte. Well, we have doubts about his fealty to the Constitution. Mm-hmm. Kung itong pagdeklara ng martial law na sinasabi namin ay walang basihan, at yung extension as masyadong mahaba mm-mm. at yung territorial coverage ay Mindanao na wala naman na actual rebellion doon, that is already a violation of mm-mm. the Constitution. Mm-mm. Kaya nakikita natin yung sinasabi natin na overt actions na mukhang kulang ang pagrespeto sa saligang batas at sa rule of law. Lalo-lalo na itong nangyayari, escalating unabated extrajudicial killings related to the violent war against drugs. Hindi ho ba yun ay impeachable offense? Well, pag ipagpatuloy ng present administration yung tinatawag nilang joint venture agreement with any country, possibly China, in the exploration of our economic zones, exclusive economic zones, mm-hmm. na iyan under the Constitution ay for the enjoyment and use of Filipinos. Ay palagay ko ang sabi ni Associate Justice Scarpio, that is a culpable violation of the Constitution, at iyan ay pwedeng impeachable offense. So with what he's doing now, hindi nyo pa nakikita na meron na siyang culpable violation of the Constitution? Well, sapagkat nga kinampain siya ng Korte Suprema na valid daw yung declaration of martial law, mm-hmm. posibleng
hindi magpo-prosper yan. At hindi magpo-prosper ang impeachment proceedings against the president with the president supermajority in the House. Dahil meron supermajority. Wala. So wala kayong sinasang-ayunan kay Presidente Duterte? Marami kaming sinasang-ayunan din. Unang-una yung sinabi niya na suportado siya sa reproductive health law. Okay. Ay kami ay sang-ayon naman kayo doon. Sang-ayon kami doon sapagkat iyan talaga ay importante. Mm-mm. Principal author ako noon. Ngunit, tingnan natin kung ano ang nangyari on the ground. Unang-una, the Philippines has the highest pregnancy rate in Asia. Pangalawa, hindi pa natin na-address yung talagang masyadong mataas na maternal mortality rate. At pangatlo, yung FDA ay kailangan tapusin na yung regulations tungkol dun sa pag-certify ng mga contraceptives na ang certification process, sabi ng Korte Suprema, should be akin to a quasi-judicial proceedings. At hiniling namin kay Pangulo to walk the talk. So you also doubt yung kanyang sinasabi na yun sa and support we, niya? We don't doubt his support for the RH, but we are asking him to really make good his support. Parang sinasabi nga namin, we should have children by choice, not by chance. At yung mga nagbubuntis ay they survive the travails of pregnancy and childbirth. At yung mga kabataan naman ay mabigyan ng tamang pag-aaral tungkol sa reproductive health and sexuality education, hindi lang sa public schools, hanggang sa private schools. So sa mga sinabi niya sa SONA, yan ho yung mga inaagrihan nyo lang? RH, yung ano pa ho? Yung sinabi niya na infrastructure development. Okay. Okay kayo doon? Okay kami doon. At naniniwala rin kayo? Well, naniniwala kami sabagkat nakikita namin na talaga merong budget. Ha? At sabi niya nga, by 2022, 7% of the GDP will be devoted to infrastructure development. Ngunit, hinilig namin sa Pangulo na yung mga foreign funders like China ay magbigay naman ng concessionary loans or grants na kunti lang ang interest. At huwag pakialaman masyado ang labor component at yung supply component. At pangatlo, tumayo ng mga structures with integrity. Hindi kapares ng nangyari sa Kenya. May ginawang ang China na tulay, $12 billion yata. Hindi pa na-inaugurate, nag-collapse na. At ang sabi nga ni Pangulo, napakan lang ng ibon, ha? Sabi ng Pangulo, yung China raw ay nag-volunteer libre. Gagawa ng dalawang tulay sa Pasig River. Duda kayo doon. Hindi, kailangan we should be worried. Sabagkat nga... Alam ko, baka hindi pa natatayo, nagigiba na. About the experience ng yung structural... integrity. Integrity. Oh. Ng mga tinatayong mga gusali. So, at isa pa, opo. Kailangan mabigyan pa natin ng diin yung public-private partnership. Nasabi nga, sabagkat yung mga Pilipino, rated Filipino corporations ay may important role doon. Hindi lang yung foreign capital nagpipili lamang kung sino ang gagawa ng project. And you agree with that? We agree with that. Anong punto ho nakita nyo na nagsinungaling ang presidente? Kung meron kayo nakita man na hindi totoo sa sinabi niya sa SONA, meron ho ba? Well, na state of the nation. Sa state of the nation, ang sabi niya, and I will quote him, ang sabi niya, we are in for trouble because we live in troubled and uncertain times. Iyan ang state of the nation niya. Pero ano ba ang solution ng Pangulo dito? Ang sabi niya, more martial law, more summary killings, at hell to his critics. Iyan ba ay tamang description ng ating state of the nation. But you agree na ang state of the nation natin, we are really in for more trouble because we are in this kind of perilous times. Because we are in for more trouble because our president is troublesome. is troublesome. So pero naniniwala kayo na talagang we're in trouble.
Well, dahil na lang, kaya lang sabi nyo, dahil sa kanya, ganun ba? Oo. Eh, itong, tinan mo itong ano, sa Marawi. Ang pulisiya ng gobyerno ay destroy and rehabilitate. Di ba? Nasira yung Marawi because of this declaration of martial law, nabigyan ng impetus yung militar to have a violent air strikes and land assault offensive. But why would you blame martial law for the destruction of Marawi? Di ho ba, halimbawa, walang declaration ng martial law. Kunyari, yung ano lang, state of lawlessness lang. Pero ganun pa rin yung laban. Hindi ho ba the same thing will happen? No. Because with martial law, nabigyan ng impetus yung militar na talagang matindi, inordinate yung violence ng kanilang operation. But in spite of that, yung kanilang ginawa na ginagawang operation dun sa Marawi, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga lubos na nakababawi, kumbaga, hindi pa rin napapatay o kung kailangan man patay o nabibihag o kung i-conquer yung mga na pumasok dun, hindi ho ba? In spite of yung binigay na nilang might, eh di lalo na ho kung medyo mas malabnaw pa doon, hindi ba ganun? Sa palagay ko, kung pinag-aralan na niyang sitwasyon at hindi muna dineklare ang martial law at pinaubay lang sa militar at sa kanilang operations, eh walang ganong distraction sa Marawi City. Kung tutusin natin, sino ba talaga ang responsible for the distractions? Yung mga terorista ba? O yung military offensive na nangyari sa Marawi. Pero sinasabi namin, mali itong pulisiya na destroy and rehabilitate. Nasira yung Marawi. Alam mo, yung Ladao del Sur sa statistics ay yun ang pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. I think it's now 70% ang poverty incidence. But in Davao del Sur, merong isa doon na lugar na talagang bustling in business, in prosperity, and even a tourist destination. And that was Marawi. From a charming city, it has been reduced to rubble. Pero hindi ba kahit naman hindi nagdeklara ng martial law, pwede naman gawin din ng militar yung ginawa nila ngayon na opensa doon sa ano? Kailangan gawin nila, pero hindi ganun katindi na talagang yung na-displace yung mga civilians at maraming destruction sa private and public property. Pag hindi yung ganun katindi at mas less doon, lalo nilang hindi makaka conquer yun. Sana, Kuya Daniel, na pag-aralan nilang mabuti. Naayos nila sa kanilang military intelligence at na ferret out yung mga terorista without extensive destruction of the city. Paano po yung pag-aaral na yun? Hindi ko ba parang late, too late na sila kung noon pa lang sila mag-aaral dahil nandoon na ho yung ano eh. Yung mga maute tsaka yung mga terorista. Eh, yung mga maute naman talaga are indigenous to. Yes. To that place. So, talagang marami sila doon na support. Pero may mga nakapasok na din na iba, hindi po ba? Oo. Kaya no. So kulang sila ng intelligence palagay sa tingin niyo ganun. Palagay ko kulang yung military intelligence. At palagay ko naman nabigyan sana yung presidente ng tamang reports. Bago dineklara ang martial law noong 23 May ngayon taon, hours before the declaration, lahat na military officials, responsible military officials doon ay nagsasabi that the military was under control of the situation. And the military was on top of the situation. Ito lahat ay sinabi ng mga military officials. About 20 minutes before the declaration of martial law, sinabi niya naman yan that the military was in control of the situation. So, bakit pa dineklara agad yung martial law? Bakit hindi muna umuwi ang ating Pangulo parang to check the realities on the ground? Well, ito ho, meron lang kami panood sa inyo at I want you to react on this. Sa mga sumusuporta sa Pangulong Duterte, meron silang ibang mga thoughts na gusto naming bigyan nyo ng komentaryo. Please roll the VTR. Sana, mahal na Congress. Ibig ko lang pong sana itanong sa ating mahal na congressman kung ano po ang adhikain nila sa ating bansa
kung bakit po hindi pa sila sumasang-ayon sa katiwasayan ng ating bansa. Siguro ang may tatanong ko diyan, bakit kinipigilan niya yung pagdeklara ng martial law na ituloy yung ginagawa doon sa Mindanao? Yung sinasabi nila walang rebellion yun eh. Yung nagkakagulo na nga, hindi pa ba rebellion yun? Yun ang may tatanong ko sa kanya. Kung rebellion ba yun? Gusto ko itanong sa kanya, ano ba ang gusto niya ipaglaban at isulong sa bansang Pilipinas para makatulong sa mamamayan? Para kay Edsel Lagman, sumabay na lang siya sa takbo ng gobyerno para magkaisa tayo, para sa pagbabago. Kasi kung merong mag-oposisyon, mag-oopo sa lahat ng programa ni Duterte, lalong walang mangyayari. Kailangan, bawat isa lang ang layunin para sa bayan. Okay, these are voices ng mga sumusuporta sa Pangulong Duterte. How would you react to that? Well, unang-una, ang adikain namin ay talagang for peace and prosperity sa ating bansa. At pangalawa, hindi lahat ng panggugulo ay rebellion. Ang sinasabi namin, lawlessness is not rebellion. At sundin natin ang mandato ng salikang batas. At pangatlo, kami naman ay hindi laban sa martial law per se, sapagkat ang martial law is authorized by the Constitution. Ang sinasabi namin, pag nagdeklara ng martial law, merong actual sufficienting basehan, susug sa saligang batas. Well, pagka ganito hong mga sitwasyon, maraming iba't ibang mga pananaw, kagaya nung katatapos na sona ng ating Pangulo, isa hong pumasok dito dahil tapos na sa inyo sa Congress yung tax reform. Ano ho ba yun? Nabully din ba kayo doon? Well, alam mo, yung bat noon, yung previous administration, ay halos tatlong buwan diniscuss namin yon. Bat lang yun. Itong unang bahagi ng tax reform program ng ating Pangulo, mga tatlong araw lang dinibate yan. Patapos na yung session ng Kongreso, yung bago mag-mandatory adjournment. Kaya kulang yung panahon sa pagdidebate niyan. Kami naman, tinatanggap namin na kailangan ng gobyerno, ng lahat ng gobyerno, ang revenues, ang pundo, para masuportahan yung mga priority projects like education, health, infrastructure, at social protection. Ngunit, kailangan balansehin. Sapagkat dito sa excise taxes, ito ang tinatawag sa English na cascading tax, yung epekto. Kahit na palagay mo hindi ka subject to the excise tax, pagdating ng oras, tataas yung presyo ng mga bibilihin at services at tatamaan lahat kasama na yung marginalized sectors. Kailangan dito sa tax reform program, merong sufficienting safeguards for the marginalized sectors. Kaparis ng, so bakit naman papatawan mo ng excise tax ang ngayon zero-rated na kerosene at LPG? Ito ang mga binibili ng mga mahihirap na mamamayan. Ngayon, ang proposal ay sa unang taon, 3 pesos per liter. Pangalawang taon, 2 pesos per liter. Pangatlong taon, 1 peso per liter. Suma total, sa loob, after 3 years, 6 pesos per liter. Kaya ba naman yan ng mga maliliit? At itong sinasabi nilang unconditional cash vouchers for about 10 million families, talaga that will be a bureaucratic nightmare ang pag-implement yan. At iyan ay malisyadong maliit na ito compensate for the loss of purchasing capacity na mga maliliit. At isa pa, again, that is a dole out. So we are trying to inculcate in our people mendicancy. Bakit na ilibre na agad yung mga mahirap from this excise tax kapalis ng LPG sa kerosene at yung bunker oil at kahit na hindi na magbigay ng cash vouchers na ito. Kapalis din nangyayari sa Mindanao, hindi ba? Nasira yung Marawi, tapos 20 billion pesos ang i-allocate para ma-rehabilitate Marawi.
So, iyan talaga ang nangyayari dyan. So, paano ho yun? Napag-aralan nyo na po ba yung sa kabuuan ng tax reform bill na yan? Well, yung unang, kasi wala na sa inyo ngayon. Napag-aralan namin yan. Pero kulang yung panahon na idebate talaga yung merits of the bill. So, nadali na naman kayo ng kaya numbers? Kaya meron akong mga proposals na natanggap naman na tungkol dito sa prioritization ng malilipon na revenues na kasama na ang infrastructure development at yung pag-extend ng period of social benefits na ibibigay from only 3 years to 4 years. Ayan ay mga proposals ko na tinanggap. Pero marami akong proposals na hindi natanggap. Kaya ang boto ko noon ay abstention. Titingnan ko kung ano ang mangyayari sa Senado at doon sa Bicameral Conference Committee bago ako magbigay ng categorical vote on the tax reform program. So ito, ano bang pinaka-provision dito na nakikita ninyo na dapat ay matanggal? Well, ang nakikita ko dyan, unang-una yung nasabi ko na nga, Kuya Daniel, na huwag nang patawan yung mga yung zero ng rated ng excise tax, yung zero rated ngayon na kerosene at LPG and bunker oil sapagkat this will really be detrimental doon sa atin mga maliit na at na mahirap na mamamayan. At kahit na nga yung asphalt ay in-increase pa rin nila. Yung asphalt naman ay ginagamit sa infrastructure development, kaparis ng road construction. Yes. Kaya sinabi ko rin doon na huwag nang itasan yung excise taxes on asphalt. Pero yun, hindi nangyari. Sana pag hinimay sa ng Senado itong tax reform program, ay yung mga proposals namin ay will be carried. Saan ayon ba kayo sa presidente na tigil na pakipag-usap sa mga CPP-NPA? Well, doon sa pangako ng ating Pangulo ay mayroon ipupursue yung peace accord with the left and with the Muslim separatists. Eh, nag-take off na yung peace accord with the left. Eh, pero ngayon, nahinto na naman. Yes. Tsaka tumutuldok na ang presidente. Oo. Mismong presidente na nagsasabi na huwag mo ipagpatuloy. So, well... Do you agree with that? Kasi nakikita yung parang walang nangyayari, hindi umuusog dahil parang yung sinseridad ay medyo malaking katanungan. Iwasan na itong verbal tussle between the president and Joe Masison sapagkat kailangan talaga ang peace accord. So you want these peace talks to pursue? To pursue and to be achieved. Kaparis din ng peace talks with the Muslim separatists. But how do you think this can be done with this kind of situation na habang nag-uusap, patayan dito, patayan doon. Tapos parang pareho, merong sinasabing, nag-violate kayo. Isa, nag-violate din. Tapos eto na naman, hindi kayo sincero dahil magulo kayong kausap, inambus nyo yung aking mga PSG, pati ako gusto nyo patayin. Well, unang-una, ay talagang ganon ang nangyayari doon sa unang mga peace talks. Puro ganon na lang palagi. Puro nga, going to the table and leaving the table. Kaya't palagay ko, the present administration should learn from the lessons of the past na hindi ito pwedeng dalahin sa verbal tussle at ito ay kailangan na sinseridad. How do you I think the government should be the first one to put in its sincerity in solving the problem, and I think the left would have to follow. So you think that the government is not sincere in its quest for peace dito sa ginagawa nila ho na peace talks? Eh, kung sincere ang gobyerno, then kailangan na sufficient patience. Sapagkat nga, yung unang-una ay peace talks ay talagang adversaries. So, pasensya talaga ang kailangan ng gobyerno para ma-reach yung peace accord. So, pabayaan na lang muna na, sige, habang may pinapatay na may pinapatay, pasensya pa rin. Hindi naman ganun. Kasi ganun po ginagawa nila, di ba? Yung militar naman ay talagang sinasagot yan. Pero palagay ko, titingnan nila
unang-una, ito ay, I should not be saying this, but anyway, nabuksan na natin to Kuya Daniel. Tignan natin kung talaga ba yung mga nasa abroad na nasa left may control pa dito, yes, na nasa baba. Ay, hindi kayo naniniwala? Well, hindi. Kaya nga pag-aralan nila ng gobyerno kung ano talaga ang sitwasyon. Eh, kasi ang, with what is happening, sila kausap doon pero nagbabanatan dito. Dito. So, ano nangyayari? Ang yung banatan dito, na posibleng wala na yung control sa doon sa taas, ay na-derail yung peace talks. So, kaya tama lang na sabihin ng Presidente, hinto na natin kasi wala namang kayo yatang control dito. Tigil na natin to. Di, sabihin na ng Pangulo na iyan talaga ang rason. Hindi ba yun nga ang rason niya? Ang rason ay yung ano, nag-a-attack pa rin yung MPA kahit na merong... Exactly, because wala nga ang control itong mga kausap nila. Eh, hindi ko alam kung yan na talagang wala lang control. Eh. Pero sabi ko nga, imbestigan ng gobyerno and let the government admit or the left admit na talaga ito ay wala na silang control. Wala lang control. So and then we pursue with the talks. Tingin ba nyo tamang kausap si Joma? Well, sino ba naman ang ibang kausap? So, eh, kasi kung siya kausap, gano'n na nangyayari. Wala na tayong choice. Siya na lang din talaga. Pero, tanungin natin kung na meron bang control o baka wala na. Bago na sa atin sabihin na wala na usapan. Baka naman meron pang control at kailangan kontrolin ng nasa labas yung mga tao dito sa baba. Kayo po, paano nyo gagawin yan, makipag-usap sa kanila? How are you going to initiate peace talks with the CPP and PA? Kasi considering, I'm sorry to bring back yung ano, dahil alam ko yung nangyari kay Kapopoy. Paano nyo natitingnan yung paraan para makipag-usap sa CPP and PA? Unang-una, yung nangyari kay Kapopoy ay hindi naman na bunga ng internal struggle. Mm-hmm. Sa movement. Hindi kami naniniwala na yung mga kasama niya ang pumaslang kay Kapopoy. Iyan ay sinabi na namin matagal na na iba ang mga pumaslang kay Kapopoy. At iba yung mga motibo ng mga salarin dito. Ngayon, sabi ko na nga ay kailangan talaga sincerity on both parties to really resolve the problem. Kayo po, you feel si Joma sincere? Well, mahirap magsalita kung ano talaga ang... Hindi, I'm not part of the left, you know. So hindi ba kayo naging NPA? No. So, hindi kayo nakasama kay Kapopoy? Hindi naman NPA si Kapopoy. In fact, when he was assassinated, he was already above ground. Ako naman ay hindi naman nag-underground. So walang lumapit sa inyo na sinasama kayo ni Joma sa the Netherlands? Ay, hindi. Walang ganun. So paano po, kung kayo, halimbawa, paano po iniisip nyo pwedeng gawin? Kasi parang naubusan na sila din na idea. Dahil kaya siguro, di ba, parang the first one na talaga magsabi, ayoko na. Naubusan ka na ng idea, di ba ganun? Pakikipag-usap? Titingnan natin yung agenda. Nasa stage niya yata sila ng ano, ng socio-economic reform. Opo, sabi nga, sumulong na nga na. First time na. Doon na. Tingnan ng gobyerno kung ano talaga ang mga proposals ng left na pwedeng sakyan ng gobyerno. At ito naman na mga proposals na to ay para sa benepisyo ng nakakarami. Kaya doon, palagay ko, merong posibleng agreements on the socio-economic reform programs. Pero kailangan upuan at pag-aralan at bigyan ng sapat na representation yung both parties. Kaya pag itong socio-economic program ay magkasundo yung left at yung government, palagay ko, malapit nang
palutas. Pero andun na sila sa usapan na yun. Nandun na nga sila. Tapos saka pa nag-Baghdad. Nag-Baghdad na naman. Mm-hmm. At doon naman sa Muslim separatist movement, hindi pa nga nagsisimula yung talks, nakadeklar lang Marcelo, kaya it was turned back to the periphery. Okay ba kayo doon sa BBL vis-a-vis with the federalism? Kasi dalawa yun. Well, yung unang BBL ay talagang maraming constitutional defects. Kaya wala, hindi nakalusot sa Kongreso. Well, revised na to ngayon. Revised na ito. Pero, okay na kayo doon sa revised. Hindi pa namin nakikita. Wala pang binapadala sa amin sa Kongreso. So hindi nyo pa na... Wala pa sa amin. Okay. Pero merong inherent conflict yan sa federalism. Sa federalism. Kung meron doon na mga provisions about the relationship ng Bangsamoro at yung central government. Pero kailang pag-aralan. Well, you think makakarating tayo sa federalismo? Hindi ko alam kung yung nagpo-propose ng federalism ay alam nila ang sa kanilang sinasabi. At ang unang problema doon kung anong mode. Mm-hmm. To amend the constitution. Hybrid daw po eh. Kung anong mode. Dalawang mode ang pinag-uusapan, yung constituent assembly. Con or CONAS. Or constitutional convention. Mukhang ang direction ay doon sa constitutional, sa constituent assembly. Mm-hmm. With the kind of super majority in the House as well in the Senate. Dangerous. Dangerous tayo dyan. We are treading on dangerous grounds sapagkat baka yung gusto ng presidente, yun lang din masusunod at wala lang masyadong pag-uusap o pagdidebate. So, ngayon po, parang tinitingnan nyo na malayo tayong mangyari sa federalism pa at maisulong ito pagpalit ng ating constitution? Well, that's still up in the air. At hindi ko alam talaga kung ano ang tunay na agenda ng administrasyon tungkol sa pagsulong nitong federalism sapagkat unang-una kailangan ma-resolve muna yung mode of amending the constitution. At maraming hakbang ang ginagawa ng... May referendum naman doon, di ba? May referendum. Pero yun naman ang referendum will come only after the proposals are approved either by the CONAS or by the CONCON. Mm-mm. At maraming mga ginagawa ang gobyerno ngayon na salungat sa federalism na konsepto nila na yung nagde-decentralize yung powers. Which can be corrected kung andyan na yung federalism. Well, it could not be corrected. Unang-una tungkol sa barangay elections, for example. Yes. Hindi natin malamang kung tuloy o hindi ang barangay elections sapagkat merong pending bill na pinupostpone ulit at meron din mga sinasabi na ipostpone ang barangay elections pero merong appointment of OICs. Ito naman ay salangat na naman sa saligang batas because barangay officials are considered as elective local officials. Kung meron ng pinakamagandang nangyari sa panahon ng Duterte administration, ano sa palagay ninyo yon? Meron ba? Wala kayo maisip? Palagay ko, yung nangyayari ngayon ay yung presidente ay rallying point ng bansa. Mm-hmm. Sapagkat maganda pa sa kanyang popularity at trust rating. So it's a unifying effect. Pero so that's the best. That's the best where we have a unifying figure in the president's role. Mm-hmm. Pero baka naman subsequently that will be eroded because of certain adverse policies na pinupurso ng gobyerno. Balikan ko yung barangay elections. Bakit salungat ito sa federalism? Mm-hmm. Sapagkat dito sa barangay elections, pinapakialaman ng central government yung patuloy ng barangay elections. Mm-hmm. Hindi ba sana kung meron tayong federalism, walang pakialaman
yung local elections na yan. Mm-mm. So salungat dun sa federalism. Mm-mm. Kasi so, hindi pa raw nangyayari. Kasi wala pang federalism. Oh, wala pa. Okay. Oh. Kahit na wala pa, sana yung mga action ng gobyerno ay hindi consistent na dun sa binabalak nila. Saka, kasi kung ganun din ho yung mangyayari dun sa BBL eh. May, kung mayroon naman change of constitution, why put BBL pa? Talaga. So, iyan talaga ang kailangan ma-harmonize. Yung mga bagay na yan. Na ano ba talaga ang gusto? Ano ba talaga ang bottom line? Kayo ho, ano ba ang gusto niyo talaga? Sa akin, huwag nang structurally palitan ang present unitary system of government. Sapagkat there is nothing wrong with it. And palagay ko... How can it be strengthened? Could be strengthened. How? How? Well, palagay ko an amendment to the local government code na mabigyan ng tunay na decentralization at power and local governments without in any way destroying the federal the unitary system. Pangalawa, palagay ko mabigyan ng adequate budgetary resources and local government units so that they will be fiscally independent of the national government. Ano ba ho na dito sa ano sa usapin ng RH, ano ba nakikita niyo pinakamalaking hadlang sa implementasyon? Well, talagang iyan ay kung wala na ho yung TRO, bakit hindi na implement? Una, na-temporize yung implementation because of the TRO. Sapagkat yun sa TRO, merong prohibition na wag lang mo nang gamitin at mag-procure ng implanon at implanon NXT na iyan ay yung contraceptive of choice ng karamihan. Because pag iyan ay nagamit nila at least 3 years walang pregnancy. So, pero ngayon, no, wala ng TRO, so, ngayon, diba? Wala ng TRO. Oh. Tapos na yan. Yes. Palagi ko pag madiliin na ng Food and Drug Administration yung paglabas ng rules and regulations tungkol dun sa certification process akin to a quasi-judicial proceeding, parang masimulaan na yung certification na itong mga contraceptives na to ay hindi aborto patient. So kayo ho ba, do you know the president personally? Hindi. No. So hindi nyo pa siya nakakaharap ng ganito? Hindi pa. Kung makaharap nyo siyang ganyan, makakausap ninyo ng kayong dalawa lang, ano yung unang gusto nyo sabihin sa kanya? Well, unang-una, as a legislator, ilibre niya sana yung mga kasama sa mababang kapulungan from just saying amen to his proposals. Sapagkat kailangan talaga at tunay na deliberative assembly. Pangalawa, huwag yan naman na masamain yung mga critics ng gobyerno sapagkat itong mga critics na to ay talagang tumutulong lang upang mapaayos ang implementasyon o ang paggawa ng mga polisiya. Ganun ho kayo? Yes. At yun hong sinasabi ninyo na huwag namang mag-amen lang yung Kongreso. Nangyari na ho ba yun doon sa mga talagang kaalyado ng mga kahit na hindi ngayon, yung mga nakakaraan, nangyari ho ba yun? Nangyari na yun, pero hindi masyadong malaking amen. Ito ay talagang pasigaw na amen. parang ngayon mas malaki. Mas malaki. Parang, so you think that the supermajority now in the House of Representatives are yes man? Yes, men? I don't want to demean the members of Congress, the lower house. But you said it already. Amen lang sila eh. Oh, well, oo nga, pero maliban na sinabi ko na yon, ayaw ko nang dagdagan. So ano ang mensahe nyo kay Speaker Alvarez? Palagay ko kailangan... Gusto niya siyang palitan? Wala akong balak na palitan siya at wala akong nakikitang papalit sa kanya. At ang gusto ko lang, ang mensahe ko lang kay Speaker ay sa ilalim ng saligang batas, ang
ang Kongreso, both the House of Representatives at the Senate, ay independent bodies. Policy-making bodies na kailangan na huwag masyadong mag-acceed sa mga kagustuhan ng executive. Sapagkat iyan talaga ang sistema sa Constitution. Independent legislature. For example, dun sa budget preparation and enactment, eh kailangan talaga ang plenary power over the budget, over the public funds should belong to Congress. So with what is happening now, can you say that majority of the congressmen in the House of Representatives are violating the Constitution? Hindi naman violating the Constitution. Eh kasi ang Constitution, dapat independent kayo. Hindi naman kayo nagiging independent. Well, in a way, they are not responsive to their responsibility under the Constitution. So they're violating the Constitution? Well, I don't know whether you could say they are violating, but let me just say that they are not responsive to their obligation. They're not following it. Under the Constitution. They're not following it. They are more in favor of the policies of the president rather than to pursue independent policies of their own. So ano ho ang makikita niyo sa, kasi nakaraan nasa opposition din kayo, di ba? Hindi naman kayo naka-align kay Pinoy. Well, initially nasa opposition ako. Kapalis ng mga unang panahon na nasa opposition din ako. Pero sabi ko na kanina, kahit na nasa administration ako, fiscalizer ang aking role. So, can you consider Pinoy better than Duterte? I don't want to judge the performance of past presidents. Okay. So, basta ngayon, hindi kayo happy kay Duterte? Sa ngayon, nasa opposition kami. Kami ay talagang pinupursu namin yung aming agenda na maging fiscalizer. At ipakita sa taong bayan kung ano talaga ang differing views na kailangan na maintindihan at kailangan meron tayong alternative agenda. May options. Options para sa ating policy making sa mababang kapulungan at sa Senado. Wish you good luck, Kong. Maraming salamat po for the time that you have given us. And regards. Salamat po. Albay's 1st District Representative Congressman Edsel Lagman. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pigon. Get it straight with Daniel Razon.